Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa Pantayong Pananaw na podcast. Pero bago natin simulan ang ating usapin ngayong gabi, kilalanin muna natin yung author ng akda na ito. Balita ko, maganda ang talakayan natin sa usapin ito ngayong gabi kasi involved dito yung kasaysayan ng Pilipinas. Tama. Maganda ang usapin na ito upang tayo ay mamulat at magkaroon pa ng dagdag na kaalaman tungkol sa mga nangyari sa ating kasaysayan. Talaga namang nakaka-curious, no? Kung tungkol ba talaga saan yung aktang ito ni Dr. Zeus Salazar? Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na nating pag-usapan ang Pantayong Pananaw. So, para sa unang part, sino nga ba si Dr. Zeus Salazar at ano yung kontribusyon niya sa istorya ng mundo? Si Dr. Salazar ay kilala sa kanyang pagsasalamin ng pananaw sa kanyang pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatawag siyang Father of Pantayong Pananaw at tinaguriin din siyang Father of New Philippine Historiography. At alam niyo ba, nagtapos siya sa University of the Philippines Diliman ng BA History at kumuha siya ng PhD sa Ethnology sa Paris, France. Ngayon, ano nga ba yung Pantayong Pananaw? Isa itong deskriptibong konsepto na tinutukoy ang mga kolektibong panlipunang kinabibilangan ng mga tao na mayroong tinataglay na pag-iisa sa diskurso ng pananalita, istruktura ng komunikasyon, kung paano ang interaksyon nila sa loob ng lipunan at pagkakaroon ng layunin at rason para umiral. Ipinapakita ng estilo ng Pantayong Pananaw ang paraan ng mga pag-iisip at pananalita na pinupuna ang estratehiya ng mga kolonyal na lugar na makikita pa rin sa mga aralin at iba pa. So, sinasabi sa Pantayong Pananaw na ang ating kasaysayan ay laging laman ng batbat ng mga diskurso ng mga oryentasyon ng kanluranin. Lahat ng mayroon sa ating kasaysayan mula sa pagunlad ng ating kabiyasan ay mayroong impluensya ng ibang kultura kagaya ng mga nanakop sa atin na Kastila at Amerikano. Dahil sa mga impluensya ng kanluranin sa ating bansa, nagkaroon ng mga grupong tinatawag na mga elite at mga tagabayan. Sa pagkakahating ito, nagresulta siya sa dambuhalang pagkakahating pangkalinangan sa Pilipinas o ang palagay na nasa iisang bansa ang mga tao, ngunit ang kultura nila ay dalawa, pati na ang kanilang kamalayan. Kaya mayroong dahilan kung bakit magkakahati ang Kapilipinuhan. Ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan naman ayon kay Zeus Salazar, ito ay hindi lamang struktural na karaniwang nasisilayan at nararamdaman ng tao, kundi matatagpuan din sa level ng pananaw ng kapantasan. Kabilang sa mga pantas na ito ay ang agham panlipunan na naging laganap at naadap ng mga elite. Kahit na ipinapakita nila na nationalistic sila sa Pilipinas, ay naipamamalas pa rin nila kung anong kanilang napag-aralan at kulturang banyaga. Halimbawa nito ay ang mga ilustrado na ginamit ang wikang banyaga upang mahayag ang kaalaman at makipagdiskurso kahit ang kanilang mga isinulat tungkol sa estado ng Pilipinas. Bagamat ang ilan ay isinalin sa wikang Tagalog o Filipino, ay banyaga pa rin ang paraan ng paglalahad nito. Kahit daw na mayroon tayong code o tinatawag na tumbasan, ang pag-iisip ay banyaga pa rin kahit nasa sariling wika natin ito sinusulat. Ngayon, ang tanong, ang nasyong Pilipino ba ay tunay na naaayon sa Kapilipinuhan o isa lamang palang anyo na inihabi mula sa mahabang kasaysayan ng pananakop ng mga banyaga? Sa pag-aaral ni Salazar, kanyang natukoy na tahasan ang pangkaming pananaw sa mga ensiklopedyang nagawa na at ginagawa pa. Ibig sabihin, hindi tunay na nakaangkla sa Kapilipinuhan ng mga ito sapagkat mas binibigyang pansin ang kahalagahan ng interes, opinyon at pag-unawa ng mga elite sa Pilipinas o ang palalimin ng kaalaman ng mga tagalabas sa atin at sa ating bayan, sa halip na ipaunawa mismo sa atin at ang ating mga karanasang pangkalinangan. Bali, walang pinagkaiba ang Filipino heritage sa mga ensiklopedyang nailathala na noon ni Zoilo Galang. Isa siyang manunulat na Pilipino, ngunit wikang Ingles ang kanyang gamit.
at sa mga ensiklopedyang nailathala na ng mga banyagang Anglo-Amerikano maliban na lamang sa yung mga pangyayaring gawa ng ensiklopedyang Pilipino ay yung mga taong may nasyonalidad na Filipino, yung posibilidad ng pangungopya ng mga manunulat na Filipino at ang pakikipagtulungan ng mga banyaga sa gawain ito. Sa makatuwid, ang pagiging tunay na Pilipino sa mga inilalathalang ensiklopedya ay malabo at hindi hinabi sa karanasang pangkalinangan ng bayang Pilipino o nasa pantayong pananaw na makapagbubuklod sa bansa. So, ang pantayong pananaw ayon kay Jesus Salazar, ito ang panloob na pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuang pangkalinangan. Kabuuan itong nababalot sa at pinapahiyag sa pamamagitan ng isang wika. Ibig sabihin, sa loob ng isang nagsasariling talastasan o diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Ngayon naman ay dadako tayo sa pantayong pananaw bilang sistemang sarado o tinatawag na closed circuit. Ito ay implisitong nagpapahiwatig ng nakapinid na pag-uugnayan o pakikipag-ugnayan. Dahil ang nagkakausap ay mga Pilipino lamang. Ibig sabihin, hindi kasali ang mga banyaga o ang mga di-Pilipino. Madali nagkakaintindihan ng bawat isa sapagkat ang mga kalagayan, konsepto, kaisipan at ugali na pinagtutuon ng pansin ay nakapaloob sa sariling lipunan at kalinangan na ipinapahiwatig sa wikang Filipino na siyang nauunawaan ng lahat. Maging mga bagay at dalumat na implisitong nauunawaan ng tapag-uugnay-ugnay na siyang bumubuo sa isang mentalidad ng lipunan na di madaling naiintindihan ng mga banyaga sapagkat hindi sila sakop ng isang kalinangan at lipunang may pantayong pananaw. Sa aspetong ito, mahalaga ang pagkakaroon ng isang wika, kagaya ng wikang Filipino, na magiging batayan at daluyan ng pangunawa at komunikasyon sa isang lipunan at kalinangan na may pantayong pananaw, sapagkat nakabubuo ng iisang kodo pinagtutumbasan ng mga kahulugan na naiintindihan ng lahat. Halimbawa, noong panahon ay may iisang wika na ang mga Tagalog, at dahil dito ay nagkaroon sila ng iisang relihiyon sa anyo ng mga anito at naging isang pinakasentral na mitological na personahe sa anyo ni Bathala na siyang tinatampok sa mga epiko o awit. Batay sa halimbawang ito, ayon pa rin kay Dr. Zeus Salazar, makikita natin na bago pa man makaugnay ng kapilipinuhan ng mga Kastila ay bawat isa sa mga grupong etniko ay may pansarili ng pantayong pananaw o sariling kabuuan na nasasalalay sa pagkakabit-kabit ng mga elementong pangkalinangan at panlipunan sa isa't isa na naiintindihan at naipapamahagi ng mga kasapi ng grupong etnikong yaon sa pamamagitan ng sarili nilang wika. Inihalin tulad ni Salazar sa mga isda sa tubig ang mga kasapi sa isang buong lipunan at kalinangan na may pantayong pananaw sapagkat kadalasan hindi ito hayag sa kanila dahil na rin ito ang kanilang kinagisnang realidad. Tinukoy pa ni Salazar na walang ibang kalinangan na natututunan maliban na lamang sa mga sangkap na nakakapasok o angkin nila na kanilang batayang kalinangan. Ibig sabihin sa kanila lang at hindi sila lumalabas doon sa kalinangan na iyon. Kumbaga, lalabas man sila sa kanilang kalinangan at lipunan, kinakailangan pa ang pagpapaliwanag sa pansilang pananaw. Dahil naipapaliwanag nito ang pagtukoy sa iba, sa gawa o ugali ng ibang kultura at lipunan, at hindi sa kanilang kapwa. Pangalawa ay ang pangkaming pananaw naman na ginagamit kung patungo naman sa labas o sa banyaga ang pagpapaliwanag. Halimbawa, ang pagpapakilala sa kultura natin sa mga Espanyol sa tulong ng mga kulturadong Pilipino o kulturadong grupo nung sinakop nilang Pilipinas na inihiyag sa wikang Espanyol maging sa wikang Pilipino. Pangatlo ay ang pangkayong pananaw naman, ang pagkikipag-usap kung mula sa labas patungo sa tagaloob ng isang partikular na kalinangan tungkol sa mga tao at kaugalian nito. Halimbawa, kung makikipag-away ang mga Tagalog sa mga taga-Brunei at nagapin nila ang mga ito at nasakop ng ilang panahon, pagsasabihan nila ang mga ito ng ganito.
kayong mga taga-Kalimantan na iba, ganito kayo. Hindi kayo kagaya namin. Hindi kagaya namin yung mga Tagalog. Kayo ay naiiba. Sa kasaysayan ng Pilipinas, dahil sa unti-unting pagkabawag ng etnolinguistikong grupo sa panahon ng kolonyalismo, paimbabaw na naipalit sa pantayong pananaw ang konseptong nasyong Pilipino na nakabatay naman sa kabuuang kolonyal. Dahil sa pagiging batayan ng kabuuang kolonyal, walang maituring na pantayong pananaw ang nakabalot sa kabuuan ng nasyong Pilipino. Ngayon naman, dumako tayo sa pantayong pananaw sa kasaysayan. Naging malaki ang impluwensya ng mga elite o akulturadong grupo ng mga tao sa pagsasakututubo ng kulturang Banyaga maging sa pagbubuo ng konsepto ng nasyong Pilipino. Nang dahil dito, isa pa ring hamon mula noon hanggang ngayon ang pagkakaroon ng isang pantayong pananaw na sa tingin ni Salazar ang magbubuklod sa bansa. Ang mga elite o akulturadong grupo ng tao ay isang grupong panlipunan na nabuo noong unang nagkatagpo ang sinaunang mga Pilipino at mga Kastila. Tinatawag din silang mga Ladino dahil natuto sila ng wikang Kastila. Dahil doon, nagsilbi silang tagasalin at kanang kamay ng mga prayle sa panahon ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Isinalin nila sa kanilang katutubong wika ang mga konsepto at kaisipang ibig ipaliwanag ng mga prayle. At isinalin din nila yung mga katutubong konsepto, ideya at kaisipan sa wikang Kastila para sa mga prayle. Sa kanilang mga utak, sa makatuwid, nagkatagpo at nagkahalo-halo ang mga elemento ng kulturang Kastila at mga kalinangang katutubo. Nang dahil sa mga akulturadong Ladino, ang proseso ng akulturalisasyon, pakanluranin, ay naging mas mabilis at nagbunga ito sa pagiging kolonisado hindi lamang nila kundi pati ng kapwa nila Pilipino. Ang proseso ng akulturasyon ay nagbunga ng pagsasakatutubo ng mentalidad at kulturang kanluranin, vice versa, ang pagsasakanluranin ng diwa at kalinangan ng mga taga-kapuluan sa loob ng isang tagpuang kolonyal. Sinasabi na nagmula sa grupo ng mga Ladino ang mga paring sekular dahil simula nang magkaroon ng kakulangan sa mga paring Kastila, dahil sa paglaganap ng Kristyanismo sa bansa, sila ang humalili sa mga prayling Kastila. Ito ay dahil naging masanay sila sa wika at kulturang Kastila. Bukod pa riyan yung pagsasakatutubo ng posisyong klero bilang isang palakarang kolonyal ng hari ang nagsilbing daan upang mamahala sa mga parokya ang mga paring Pilipino. Tinutukoy din ni Salazar ang mga ilustrado o ang mga naliwanagan dahil sa pagiging edukado sa labas ng konteksto ng simbahan ay isang grupo rin ng mga Ladino na nagmula sa linya ng mga paring sekular dahil sa kanilang pagiging edukado sa katutubo at banyagang wika at kultura. Ngunit nakatanggap sila ng mga panlalait sa mga Kastila na 95-78% ng mga Kristiyano ay wala namang pakialam sapagkat hindi nila naiintindihan ang wikang Kastila na itinuring ni Salazar noon na pagkakaroon pa rin ng pantayong pananaw ng Kapilipinuhan. Kumbaga, tanging ang mga ilustrado lamang ang nakaunawa sa mga insultong ito. So, ang naging tugon ng mga ilustrado ay lumaban sa opinyon ng mga Kastila tungkol sa kawalang halaga ng mga katutubo o Hindyo. Tinanggap nila yung pagtatakwil sa kanila ng mga Kastila. Bali, ipinunto rin ni Salazar na ang pananaw na ipinairal ng mga ilustrado o tinatawag ding propagandista ay ang pangkaming pananaw sapagkat ang lagi nilang tugon ay hindi totoo na bago dumating ang Kastila ay walang kabihasnan kaming mga Pilipino. Sa katunayan, may kultura na kami. Nakikipag-ugnayan na kami sa China, Indochina, sa India at iba pa, bago pa man dumating ang mga Kastila. Dagdag pa ang mga akda na isinulat na tumutuliksa sa mga Kastila ay hindi isinulat para mabasa ng mga Pilipinong mamamayan na hindi naiintindihan ang nangyayari sa bayan, kundi para sa mga nagkolonisa sa bayan at kalinangan sa kapuluan. At ang mga ideya, konsepto at iba pang elementong pangkalinangan na kanilang gagamitin ay yaong mga natutunan nila mula sa at naiintindihan ng mga kolonyalista. Hindi sa kalinangang bayan, hinasa ng mga propagandista ang kanilang sandata laban sa kolonyalismong Kastila, kundi sa tradisyong liberal ng Europa. Makikita ang pahiwatig na ito ni Salazar sa pangkaming pananaw ng mga ilustrado o propagandista sa mga akdang nailikha nila.
kagaya na lamang ng Loli Metangere at El Filibusterismo na isinulat sa wikang Kastila at hindi sa katutubong wika. Bukod pa riyan, yung Loli Metangere ay naisulat ni Dr. Jose Rizal dahil sa kanyang inspirasyon na librong Uncle Tom's Cabin na isang libro mula sa kanluran. Dahil dito, ayon pa rin kay Salazar, ang nasimulan nilang tradisyon ng pagbubuo ng kabihas ng pambansa at Pilipino ay naligaw sa wikang Banyaga at sa mga konseptong Banyaga na hindi man lang itinugma sa sariling tradisyon. Ngayon naman ay dadako tayo sa Western Validation. Noong panahon ng mga Amerikano, mas umira lang paghahanap ng mga Pilipino ng Western Validation sapagkat sa kahit anong larangan ay patuloy ang pangangailangan na patunayan ng mga Pilipino ang kanilang sarili na hindi sila kulelat o hindi sila nahuhuli sa kahit na anumang larangan. Kaya mula noong propaganda hanggang ngayon sa kasalukuyan, ang nililikha ng Pilipino sa pangkalahatan ay nililikha niya sa loob ng isang wika at kulturang Banyaga. Ibig sabihin, ito yung wika at kulturang iniwan sa atin o ipinamana ng mga kolonyalista, maging Kastila man ito o Amerikano. Mas madali daw kasing lumikha sa kulturang mga iyon sapagkat naipakita na yun sa atin ng iba eh, o naipakita na ito sa atin ng mga Banyaga. Nasasalala rito ang alipustang gaya-gaya, Putumaya, lamang ang mga Pilipino. Kung kaya't ang lipunan at kulturang kolonyal at post-kolonyal ay isang identidad na galing sa mga Banyaga at hindi sa katutubong kalinangan. Ngayon ay dadako naman tayo sa pantayong pananaw sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, nahati sa dalawang bahagi ang Kapilipinuhan nang dahil sa itinatag ng nasyong Pilipino ng mga elite. Ito ang kulturang nasyonal at kalinangang bayan. Sunod ay ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Nang maitatag ang nasyon ng mga elite, dito nagsimula ang pagkakahati ng mga Kapilipinuhan, kung saan ang nagkaroon ng pagkakahati sa elite o ang mga nakapag-aral ng ibang lengguwahe at ang mga tagabayan o mga Pilipino na dala-dala pa rin ang kamalayan at kultura ng pagiging Pilipino. Ang naging kultura at lipunan ng mga elite ay dahil sa kasikapan ng political na akulturadong uri at mga tinatawag na intellectual noong panahon. Dadako naman tayo sa kulturang nasyonal. Isang pangkaming pananaw ang pinasimulan ng mga propagandista. Ito ay umiinog sa konsepto ng nasyong Pilipino na simula'y binuo sa wikang Kastila o ang lanasyon o patria Filipina ng mga propagandista at revolusyonista. At pagkatapos ay isinulong ng linya ng mga naging pangulo sa Pilipinas sa pagkikipagtulungan sa mga Amerikano. Kung kaya't sa wikang Ingles ang pagkahulma ng estado natin ngayon, sa edukasyon man natin yan, sa ating gobyerno, at marami pang iba. Ang buong pagkahulma ng istruktura at nilalaman ng sistemang socio-political, pang-ekonomiya, pang-relihiyon, at pang-kaisipan na sumasaklaw sa Kapilipinuhan ay nakaakibat sa Banyaga o itinakda ng mga Banyaga sa atin. Nang dahil dito, binigyang punto ni Salazar ang schizophrenyang pagkalinangan ng mga elite na nakapaloob sa kulturang nasyonal. Unay ang Xerox copy. Dahil ang mga nakaupo sa kapangyarihan at yaong gustong magpatalsik sa kanila ay nakasandal sa mga kategoryang hirang produkto mula sa Banyaga. Kinakailangan ng laging pagkukumpara sa sarili at sa hiram na kultura sa mga dayuhan. Kung kaya tumusbong ang pagkakaroon ng First Filipino Complex o Complex ng Unang Pilipino sa mga bagay o gawain. Sunod ay ang pagkailang o pagkalito at pagsasamantala. Hindi talaga alam ng mga elite ang kanyang kalikasan, ang kanyang mga katangian o kahit ang kanyang anyo. Malalim ang kanilang kamangmangan hinggil sa kanilang tunay na pagkatao, hinggil sa pagka-Pilipino at kapilipinuhan. Nabawalay sila rito at nahati o nahahati pa sa pagpapasa sa kanluran. Hindi nila malaman kung paano haharapin o kahaharapin at isa sa kaluluwa ang kanilang mga kinagisnang kalinangan o ang kanilang pagiging katutubo sa kanilang bayan na sumasaklaw na sa Kapilipinuhan. Bahagi sila ng kalinangang bayan dahil sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura na bahagi sa nagdaang kasaysayan. Ngunit nasa labas din sila ng kalinangang bayan dahil nahubog sila at patuloy na itinataguyod ang kulturang nasyonal.
Dahil doon, meron tayong tatlong anyo ng pagkalito sa skizoprenyang pangkalinangan ng mga elite. Una yung halo-halo. Ito yung pagwawatwat ng mga elite sa pagiging halo-halo ng kulturang nasyonal mula sa pagkain hanggang sa kaisipan at pagkalikha ng mga bagong elemento ng kultura. Pangalawa yung ibayong ideyal. Kinakailangan nilang gawing ibayong ideyal ang mga Pilipino kapag inihahambing nila ito sa mga banyaga, sa pamamagitan ng kategoryang intelektual at pangkultura ng mga dayuhan. Pangatlo yung pamumuna. Ang lagi nilang pamumuna at pamimintas sa inaakalang tunay na ugaling Pilipino. Halimbawa, yung katamaran ng masang Pinoy. Gayong kitang-kita naman yung kasipagan ng mga magsasaka, driver, manggagawa at iba pang kauri ng mga ito. Mapapahaba pa yung listahan ng mga pintas ng elite na nagsimula sa mga kolonyalista sa mga katutubong Pilipino. Sa kabila nito, naging instrumento rin ang kulturang nasyonal sa pansariling interes ng mga elite sa pagkakaroon nila ng koneksyon sa kalinang bayan at gamit para sa dominasyon ng taong bayan. Halimbawa na lamang kapag eleksyon, hinihikayat ng mga politikong mamamayan na ihalal sila sa gobyerno at ang gamit nilang wika sa paghihikayat ay wikang Filipino. Ngunit kapag naman gumagawa sila ng batas ay sa wikang Ingles na kung susumahin ay hindi naman maiintindihan ng mga Pilipinong hindi nakapag-aral ng wikang ito. Maging sa mga sona na ginaganap, karaniwan din yung paggamit ng wikang Ingles. Tama ka dyan, ano? So, ngayon naman dadako tayo sa kalinangang bayan. Nagmula sa proseso ng pagkabuo ng mga pamayan ng Pilipino sa iisang bayang Pilipino. Nakaugat ito sa karanasang pangkasaysayan ng mga bayang Pilipino sa pakikipagtunggali sa harap ng panunuot ng mga banyaga sa Pilipinas. Dagdag pa na nagkakaugnay ang mga kalinangang etnolingwistiko bilang batayan ng pantayong pananaw ng kalinangang bayan. Makakita ito sa relihiyon, Islam at Kristyanismo ng bayan na hindi malayo sa katutubong paniniwala ng Kapilipinuhan sa sinaunang panahon o ang antismo sa salita ng mga propagandista. Pangalawa, ang politikal. Ang konsepto ng bayan ay mayroong katumbas sa lahat ng dako ng buong kapuluan. Hindi rin nakasentro ang konsepto ng bayan bilang isang lugar dahil ito rin ay nakasentro sa pagtitipon ng mga tao na may sentro, poblasyon, mismong bayan. O halimbawa nito ay pupunta kami sa bayan o ang mga nakapaligid na bahagi o ang mga nayon. Nakikita rin ito sa malawakang kabuuan na may pangkalahatang kapangyarihang politikal tulad ng bayang Pilipino sa halimbawa o ang kay Floranteng sa loob at labas ng bayan kong sawi na ang ibig sabihin ay kanluran ng isang estado. At ang kabuuang etnolingwistiko mismo, ang pamayanan ng komunidad tulad sa Tagalog, Ibanag, Maranao. Halimbawa, ang kababayan mo ay isang Subuhanon o Bisaya o kaya isang Pilipino rin, lalo na kung ikay nasa labas ng bansa. Pangatlo, makikita rin ang kalinangang bayan sa kaisipan. Ito ang konsepto ng sandugo, kadugo, angkan, lipi, lahi at mga katumbas na konsepto nito sa buong Pilipinas. Maging ang konsepto ng utang na loob, pakikisama, pagiging mahiyain o iba pa. Pang-apat, ang klasifikasyon ng karaniwang realidad. Sa kultura natin, nakikita ang konseptual na pagkakahati ng palay, na nasa buka rin. Bigas, na napupunta sa bodega. Kanin, na napupunta sa ating hapag. At itong huli, o ang kanin na mismo, bilang maaari itong lugaw, tutong, bahaw, at iba pa. Mahalaga ang kalinangang Tagalog na pinagbabatayan ng wikang Filipino sa pagbubuo ng kalinangang bayan ngayon. Ang kalinangang Tagalog ang siyang naging kinatawan, tagapagtaguyod ng pagka-Pilipino at tagapagtipon ng kapilipinuhan sa hamon ng banyagang kultura o sibilisasyon. Dahil dito, may mga faktor ayon kay Salazar kung bakit malakas ang kalinangang bayan sa kabila ng panghihimasok ng kulturang nasyonal ng mga elite. Una, yung kahirapan ng bansa. Hindi tuluyang tumatagos ang sistema ng edukasyon na tinanggap ng mga elite mula sa mga Amerikano, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ngunit masayag ito sa mga pampribadong paaralan. Ito'y pinatunayan ni Dr. Doronilia ng UP Dalubhasaan ng Edukasyon na mas ninanais ng mga batang mag-aaral
na galing sa mga hanay ng mga elite na maging dayuhan ng kanilang nasyonalidad kaysa Pilipino. Sa di pa nalilimbag na pag-aaral naman ni Professor Zarco ng UP Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, lumilitaw na ang batang mula sa hanay ng bayan ay mas ipinagkakapuri ang mga bagay Pilipino. Nagdag pa dito ng dahil din sa kahirapan ng bansa, partikular sa kahirapan ng mga mamamayan, maraming mga estudyante ang hindi na ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, malakas yung kapaligirang pangkalinangan ng Kapilipinuhan at ito'y nakaugat nga sa isang malalim na kasaysayan. Sa kabila ng paglaganap ng kulturang nasyonal sa mga elite, pero kumukuha sila ng mga tauhan kagaya ng mga kasambahay nila at iniiwan nila yung mga anak nila dito, yung mga kasambahay malaki yung epekto sa pagpapalaganap ng kalinangang bayan sa kanilang mga alagang bata na anak ng mga elite. Pangatlo, maraming mga Pilipinong nasa hanay ng bayan. Maraming mga pangungutsa at pangalipusta na kanilang natatanggap dahil sa pangkalahatang kalinangan kagaya ng bakya, popular o popular culture, mababaw, pangatsay at iba pa, marami pa rin sila na nagpapasya sa hugis at kulay ng kalinangang Pilipino. Pang-apat, alam ng bayan na mababaw ang kultura ng mga elite. Kaya hindi talaga seryosong mapagtutuunan ito ng pansin, ni karapat-dapat tularan. Hinggil dito, magandang pag-aralan ang pangungutsa sa kulturang elite at banyaga sa pelikula at sa panitikan ng bayan, lalo na sa mga pelikulang nagpapatawa. Sa palagay ni Salazar, hindi maaaring maging batayan ng kabihas ng pambansa ang kulturang nasyonal na hango lamang sa mga kanluranin at lipos sa diwa ng panggagaya. Kailangang ibatay, sa katunayan iugat kung hindi man itanim sa kalinangang bayan ang kabihas ng pambansa, kung ito ay talagang magkakaroon ng pantayong pananaw na siyang sine qua non ng isang diskursong pangkabihasnan. Sa ating conclusion, ang pantayong pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan. Ang pinakakatangian ng isang kalinangan o kabihasnan may kabuuan at kakanyahan. Batayan siya, sumakatuwid ng pagkakaisa ng isang grupo ng mga taong may sariling wika at kultura. Makikita natin na kahit ang kulturang nasyonal ay naitatag ng mga ilustradong nagmula sa mga Ladino na sa pangkaming pananaw. Sinikap nila na magkaroon ng pantayong pananaw sa kulturang ito kahit nahiram lamang ito sa mga banyaga. Ngunit, nagkaanyo rin ang ang bayang Pilipino at ang kanyang kalinangan. Sa pananaw ni Jesus Salazar, kinakailangan na maging batayan ng kabihas ng pambansa ang kalinangang bayan para magkaroon ng sariling pantayong pananawang bansa. Tinutukoy din ni Salazar na kung hayag na ang pagkakaroon ng kulturang nasyonal, maaaring maging bintana natin ito tungo sa labas. Ang kalinangang bayan naman, na nakaugat sa kalinangang etnolingwistiko at sa karanasang pambansa, ay magiging salamin at bukal ng ating loob. Ang interaksyon ng lahat ng iyan sa loob ng pantayang pananaw sa sariling wika ang siyang magpapasibol sa ating orihinalidad bilang bansa at bilang kabihasnan. Dahil malayo pa ang ating hakbang upang masaklaw ang kulturang nasyonal ng kalinangang bayan, mahalagang mapairal ang intelektualisasyon sa akademya, maging yung Pilipinisasyon ng agham na pinasimulan ng Agham Panlipunan sa pagkakaroon ng sikolohiyang Pilipino na pinasimulan ni Virgilio Enriquez. So ngayon, ano nga ba ang kontribusyon ng pantayong pananaw sa pagbuo ng sambayan ng Pilipino? Layunin lang naman ng pantayong pananaw na makamit ang kabuuan. Kaya naman ginamit ito upang ipaliwanag ang ating kasaysayan na nagsimula sa liwanag o ang pre-colonial na estado ng Pilipinas na napunta sa dilim. Ito ang panahon na nasakop tayo ng mga kanluranin. At napupunta tayo sa liwanag ulit kung saan sinasabing mayroon na tayong ganap na liberasyon na ipinaliwanag ang kasaysayan ng mga Pilipino. Nais ng pantayang pananaw ayon kay Guillermo noong 2003 na may paliwanag ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng isang katutubong lente ng pagsusuri dahil ang pagpapaliwanag ng ating kasaysayan ay palaging may bahid ng kanluraning ugali. Inilalayon din ang pantayong pananaw na magkaroon ng kolektibong pagtingin sa kasaysayan natin na ayon naman kay Salazar noong 2004 dahil magiging mahalaga ito upang mabuo ang ating bansa at mapagkaisa ito. Ngunit nagkaroon ng tanong,
paano may sasakatuparan ang pagbubuo ng sambayan ng Pilipino? Sinasabi na kahit wala pang pantayong pananaw noong bago tayo masakop, nagkakaroon naman ng pagkakaintindihan ng mga pangkat sa ating bansa noon. Kaya isinasakatuparan upang magkaroon ng kabihas ng pambansa, dapat magkaroon ng sariling pantayong pananaw na masasaklaw ang kulturang pambansa. Sa pamamagitan nito, maipapatungo natin ang kulturang ito patungo sa labas dahil nakaugat ang ating kalinangan sa mga etnolingwistikong grupo at sa mga naging karanasan ng ating bansa. Mapapasibot ang orihinal nating kabihasnan dahil magkakaroon ng interaksyon ng mga kultura, kalinangan at karanasan ng mga grupo sa pantayong pananaw. Sumunod na tanong, kailan ba natin dapat gamitin ang wikang Filipino? Ayon kay Salazar, isang suhestyon na kung may ideya tayong ipararating mula sa atin, papunta sa labas maaari natin gamitin ng Ingles o kaya ay depende sa okasyon. Ngunit importante ang wikang Filipino sa pag-uulat, pagtuturo at anumang diskusyon sa gitna ng bawat Pilipino para sa mabilis na pagkakaintindihan. So, totoo nga na hindi raw magiging madali ang pagbuo ng sambayan ng Pilipino, lalo na at marami ang naganap na pananakop sa ating bansa. Mahirap din daw ito sa ating panahon dahil ang bansa natin ay bukas sa ugnayan sa iba't ibang larangan ng komersyo at globalisasyon. Ito ay tinuturing na hamon dahil sa mga integrasyon na nalalagay sa ating bansa. Kaya kung nais nating mabuo talaga ang mga Pilipino, kailangan natin malaman ng ating tunay na kasaysayan. Kaya mahalaga na balikan natin ang pag-aaral ng historia mula sa ating mga katutubo at hindi mula sa kanluranin. Dahil hindi naman lahat noon ay nasakop. Isa tayong archipelago kaya matagal na nasakop ang Pilipinas at hindi agad nakatatanggap ng impormasyon ng bawat isa. Kaya naman, ang pagbibigay daw ng boses sa mga samahan na ito sa lipunan ay ang mahalagang kontribusyon ng pantayong panlalaw sa lipunan at kulturang Pilipino. Dahil hindi lamang natin nalalaman kung sino ba talaga tayo mula sa kwento o nadiskubre ng mga kanluranin. Kung hindi, makikilala natin tayo bilang tayo at mula sa pantayong pananaw na historia ng ating mga katutubo o mga etnolingwistikong grupo na mayroong pantayong pananaw noon kahit hindi hayag sa isa't isa na mayroong iisang code, kultura at paraan ng pagkakaintindihan. Wow, grabe, napakaganda nga ng talakayan natin ngayon. Napapaisip tayo kung ano ang mangyayari sa bansa natin kung tayo ay may isang pananaw at nagkakaintindihan tayo sa mga konsepto. Oo nga no, paano kaya? Ano kaya ang mangyayari sa bansa natin? Paisip din ako. Kaya sana marami din natutunan ng ating mga listeners sa podcast na ito. At sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin. Hanggang sa muli! Paalam!